Magandang araw mga Trabahunters all over the world. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. The time has come para po sa ating virtual career fair. Welcome po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin online, naku, may magandang balita po kami para sa inyong lahat. So tumutok po kayo dito sa aming programa. Ako po ang inyong lingkod, ang babaeng pwede kahit saan, ang babaeng mas fresh pa sa fresh lumpia, your royal freshness, Caligarian Damila, at ako po ang makakasama nyo dito sa mas pinaganda at mas pinalawak na Trabahanap Live! Pero bago po yan, mga Trabahunters, kilalanin na po natin ang ating second guest employee for today. Kung sino siya, eto po, panoorin natin lahat. Kasama po natin si Mr. Benjamin Sales, ang branch manager ng Placewell International Services Corporation. Magandang hapon po sa inyo, sir, and welcome to the program. Magandang hapon po, Ma'am Karen. Kamusta po kayo ngayong araw, sir? Okay naman po. Okay, that's good to know. Ito na, pag-usapan na po natin, sir. Bago po tayo magsimula, let's talk about your company, ang Placewell International Services Corporation. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po ba ang ginagawa po ninyo? Bale, ang ating pong company ay 40 years na po na nandito sa ating industriya na nagpapaalis ng ating mga manggagawa abroad. Ito po ay agency na kinikilala ng POEA and DOLE. Okay, so in short, sir, recruitment agency kayo at binibigyan nyo ng pagkakataon ng mga Trabahunters, mga kababayan po natin, na makapagtrabaho abroad. So hinahanapan nyo yes, sila ng work at dinedeploy po ninyo sila sa iba't ibang bansa. Yes, ma'am. Okay, sir, kayo po ay branch manager ng ano pong branch? Santiago City branch, ma'am. Santiago City, Isabela? Yes, ma'am. Ay, malayo-layo pala si sir. Nako, thank you for being with us this day para po sa ating virtual career fair. Okay, Sir Benjamin, pag-usapan na natin ano-ano nga ba yung mga job openings po ninyo. Baka doon sa mga gustong mag-abroad. Ang dami po natin mga kababayan gustong mag-abroad. As of now, ma'am, open po tayo sa driver natin sa ibang bansa. We have 10 driver na available. We have female cleaners, 100 po yan. And we have 400 female domestic helpers available po. Wow! So sir, nabanggit na po natin yung mga available jobs. Saan bansa ba ito? Itong mga ito, syempre gusto nilang malaman. Gusto kong pumunta sa ganitong bansa. Gusto kong magtrabaho dito. Saan po ba yung mga, saan sila madidestino pag natanggap po sila? As of now, ma'am, meron tayong available na cleaners sa Middle East, Dubai, and meron po tayong domestic helpers for Singapore, Hong Kong, Malaysia, and meron din po tayo sa Hong Kong. So, meron tayong Middle East at mga karating bansa natin sa Asia. So mga Trabahunters, kung gusto nyo po mag-apply at gusto nyo mag-abroad, nako, magpasa na po kayo ng application form ninyo sa Trabahana under Placewell International Services Incorporated. Sir, ulitin lang natin, no, ilang domestic helpers na ang kailangan ninyo? Nabanggit ko parang daan-daan ito. 400, ma'am. Wow, 400 domestic helpers. At pwede sa Malaysia, Hong Kong, saan pa nga po yun, sir? Singapore and Middle East. Okay. And Middle East. Ako mga Trabahunters, mag-apply na kayo. Ano po ba ang mga requirements o mga documents na kailangan po nilang ipasa kasabay po ng kanilang application? Kami po ay tumatanggap ng mga domestic helpers na may mga passport and non-passport. Non-passport so, po? Yung mga non-passport po, pwede po namin silang i-assist para magkaroon ng passport.
Okay. Ah, okay. So ibig sabihin lang, sir, kahit wala silang passport, pwede po kayo mag-apply. Pwede po silang mag-apply. Opo. Eh, syempre, sir, hindi ka naman makakalabas ng bansa, di ba, kung wala kang passport. Opo. So, isa talaga yun sa mga main documents. Kahit naman hindi ka magtatrabaho abroad, opo, kailangan po natin ng passport. Ang ibig sabihin lang po ni Sir Benjamin, ay kahit wala po kayong passport, you are free to actually apply dahil tutulungan po kayo ng Placewell na magkaroon po ng passport. Bukod yes, po sa passport, sir, ano ba yung mga iba pa po ninyong requirements? For example, kailangan nyo ba ng work experience na kapag trabaho na po sila as domestic helper sa ibang bansa previously? Or kailangan nyo po ba sila ng mga certification, kumbaga, NBI clearance, ganun? Ano po ba yung mga iba pa po nating documents na kailangan? Dun po sa ating mga ex-abroad, ang kailangan lang po natin is yung kanilang OEC. Then sa mga first-timer po, yun nga po yung sinasabi natin kanina na i-assist po natin sila sa mga pangangailangan nila. So, kailangan lang po silang pumunta dito sa ating office, sa ating mga branches para mag-inquire at nang sa ganun po ay matulungan natin sila, nang sa ganun po ay magkaroon sila ng passport and matulungan natin sila sa mga ibang requirements nila. Then, ang kailangan po natin is 23 years old above. Yun po kasi yung re-require. Ah, merong age requirement. Yes, 23 years old and above. Opo. Pero wala namang limit, sir. Depende po sa employer. Ah, depende sa employer. Pero usually, sir, mga ano po ba yung age limit? Kasi baka meron po tayong mga 50 years old and above na gusto rin pong mag-apply. Para at least alam na po nila ngayon. As long as they are able at gusto po ng employer na kukuha sa kanila. Doon po nakadepende yon. So pumunta po kayo mga trabahunters sa www.trabahanap.com. I-type nyo po doon yung domestic helper o hindi naman kaya i-type nyo po doon yung Placewell International Services Corporation para direkta po kayong makapag-apply under the company na kinabibilangan po ni Sir Benjamin Sales. Alright, sir, di ba requirement na rin kung gusto mong lumabas ng bansa ang bakuna, kailangan vaccinated ka. Kayo po ba ay nagre-require din po ng vaccine o hindi po kaya ay vaccination status? Chine-check nyo po yan para po sa inyong mga future employees na gusto pong magtrabaho sa ibang bansa. Lahat po kasi ng mga lumalabas sa atin na workers abroad is kailangan po silang fully vaccinated. So, sumusunod lang po tayo sa batas. At yun po kasi yung kailangan nilang requirements. Okay, so kailangan fully vaccinated. At sir, meron pong mga bansa na nagre-recognize lamang ng specific vaccines. Kayo po ba ay ganun din? Nagpi-filter din po ba kayo ng mga ay dapat Pfizer ang bakuna nito, Moderna, o hindi kaya ay Johnson & Johnson or AstraZeneca? May mga ganun po bang mga requirements kung mag-a-apply sila? Not necessary po. Basta tatanggapin po nung bansa na pupuntahan nila. Pero as of now po, wala po tayong problema sa vaccine na sa ibang bansa na tinatanggap nila. Okay. So basta fully vaccinated. At ang importante po dito, mga trabahunters, you have to prove your vaccination status. So, kung mga ibang bansa po kayo, ay kumuha po kayo ng Bureau of Quarantine na Yellow Book. Kasi yan po ay nire-recognize saan mang sulok ng mundo. Para hindi na rin kayo mahirapan. Kasi aside from application, pag natanggap po kayo mga trabahunters, ay ipapakita nyo rin po yan dun sa country of destination po ninyo. So kuha kayo ng yellow book. I think you just have to pay 300 pesos or 350 pesos para makakuha niyan. At syempre, magpa-schedule po kayo sa Bureau of Quarantine. Meron po silang mga satellite branches na maaari nyo pong puntahan. Alright. Yes, sir, isa po sa mga bansa na tumatanggap po na napakaraming domestic helpers. Of course, marami po tayong mga kababayan na nagtatrabaho dyan. Ang ating mga bagong bayani ay sa Hong Kong. Yes, sir, marami na po opening sa Hong Kong, di ba? At syempre, gusto nating malaman, ano ba yung mga quarantine protocols nila dyan? Ilang days sila dapat mag-hotel or kung ano-ano pa? Sa ngayon, ma'am, kailangan nilang yung mga pinapaalis po natin, kailangan po nilang ma-quarantine ng 12 days sa ngayon sa Hong Kong. Yun po, tulad po ng sinabi nyo kanina, kailangan po nila ng yellow card para sa deployment nila. Then, wag po silang mag-alala kasi i-arrange po ng Placewell International Services Corporation at ng employer nila yung quarantine nila pagdating nila sa Hong Kong. Ah, so sagot po ng employer.
sasagutin po ng Placewell and employer. Ah, okay. So that's hindi na po mag, hindi na po mag-aalala yung ating mga domestic helper o yung ating mga applicants dun sa quarantine nila pagdating nila sa Hong Kong or kung saan man sila ma-deploy. Kasi sa totoo lang sir, dagdag gastos yung quarantine na yan eh. Kaya nga yes, marami po tayong mga kababayan na hindi makauwi ng Pilipinas, lalo na po dun sa mga hindi OFW. Kasi pag uwi po dito sa Pilipinas, ay kailangan mag-quarantine. Magbabayad po sila ng kanilang sariling hotel quarantine. Kaya yung iba ay pinipili na lang kung wag munang umuwi. Pero kung OFW po kayo at registered po kayo sa OWA, mga Trabahunters, pag uwi nyo po ng Pilipinas, ay libre po ang quarantine facility ninyo. It is provided by the government. Sir, bukod po sa mga domestic helper, nangangailangan din po kayo ng female cleaner sa Middle East na Bangkok, yes, Dubai, di ba? Ano opo, naman po yung mga requirements na hinahanap nyo para po dito? Yung sa atin po is kailangan lang po nilang maging high school graduate or mas maigi po kung meron po silang experience sa pagiging cleaner. Ah, okay. Ilang years po yung experience po ang kailangan? At least, mas maganda po kung meron silang 2 years experience or kahit wala po silang experience, okay lang naman po kasi may training po na i-provide yung ating company para po maging pan po sila dun sa cleaners. Maging maganda po yung pan nila. So sir, okay lang kahit walang requirement na work experience? Okay lang po. Okay lang po. Okay. So pwede kayo mag-apply mga Trabahunters kung gusto nyo pong mag-apply bilang isang female cleaner at makapagtrabaho po sa Middle East. Okay lang kahit wala po kayong work experience. Pwedeng-pwede po kayong mag-apply. High school graduate kayo, wala kayong work experience. Sila na po ang magti-train po sa inyong lahat. Sir, nabanggit nyo rin, kailangan nyo rin po ng driver, hindi ho ba? Eh, medyo strict ang requirement niyan. Kailangan may lisensya, hindi po ba? Yes, ano po bang klase ng lisensya ang hinahanap po ninyo doon po sa mga driver's position po ninyo? Okay, yung lisensya po natin is kailangan professional Philippine valid license driver. Then, kung 1-2-3-8 po yan, mas maigi po. Kung 1-2-3, okay lang din po. Okay, sige. Saan po ba ang biyahe nitong mga to? Sa Middle East din itong mga to, di ba? Yes, ma'am. Sa mga Trabahunters, naku, ilan po ang drivers na kailangan ninyo, sir? Kailangan po natin as of now is 10 drivers po for Middle East. Uy, 10 driver. Tsaka alam mo, in fairness ha. Ito, sir, experience ko lang to ha. Sa UK, United Kingdom, ang laki ng sweldo ng mga driver. So, mga Trabahunters, naku, baka tiba-tiba rin tayo ha dito sa drivers position na ito, ha, sa ibang bansa ito. Saan po ba ito? Middle East din po ba, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, sir, eto na. Napag-usapan na natin yung mga available jobs po ninyo, yung hiring process na lang. Ano po ba ang kailangan po nilang gawin pagkatapos po nilang magpasa ng kanilang aplikasyon sa ating website na www.trabahanap.com? Okay. So, kailangan lang po silang pumunta sa www.trabahanap.com. Then, hanapin lang po nila yung Placewell. Then as of now po, meron po tayong Zoom meeting. At kung magpupunta po sila ngayon, meron po tayong HR officer ngayon na handang makipag-usap sa kanila. Pwede po nilang ibigay yung kanilang mga resume. Then next week, pwede po natin silang tawagan yung mga pan po natin, yung mga manggagawa po natin na kwalipikado to go abroad. Okay. Maraming pong salamat, Sir Benjamin Sales, ang branch manager ng Placewell International Services Incorporated mula pa po sa Santiago City, Isabela. Agyaman akmanong. Thank you, ma'am. Gana nagbiag. God bless you. Salamat po.
Narito ang 5 easy steps para makalogin sa trabahanap.com. Step 1, pumunta sa www.trabahanap.com at mag-register for free. Step 2, gumawa ng account gamit ang iyong email address. Step 3, i-verify ang iyong account mula sa email na matatanggap. Step 4, kumpletuhin ang account profile. Step 5, simulan ng paghahanap ng trabaho at mag-apply. O diba, ang simple lang, hindi na kailangan mag-walk-in. Log-in ka na lang. Tara at click kayo dito sa trabahanap.com. Trabahanap.com. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ng virtual career fair po natin for today. Magkita-kita po tayo lahat next week dito sa ating Facebook Live at Kumu App under at FYE Channel. And maraming salamat din po sa mga tumutok po sa atin today at nagwagi ng regalo. Hindi naman nagwagi, pero narigaluhan po ng early Christmas gift ng Trabahanap. So thank you so much, mga Trabahunters. Muli ako po ang inyong lingkod, si Khaled Karen Navila. See you next week. At nagpapaalala po sa inyo sa trabahanap.com. Log in na lang. Wala na. Walk in.